Hi guys and welcome back to my channel. So ngayon guys, meron naman tayong bagong video at alam nyo na kung ano yung gagawin ko. Kasi nga may mga pagkain tayo sa ating harapan. So ngayon guys is magmumukbang ako at ang mumukbang ko is pansit canton tapos isang boiled egg. Bali, ang ginawa ko is dalawang pansit canton na sweet and spicy. Then nag-order ako ng lechon kawali sa Ignacio's Grill. Ito yun. Ayan. Then meron din silang mangga with bagoong and kamatis. So, habang nagmumukbang ako guys, habang kumakain ako is sasagutan ko din yung mga tanong ninyo doon sa pinost ko sa aking page na Ask Me Anything. So, meron namang mga nagtanong, konti lang. So, yun yung sasagutin natin at yun yung i-explain ko sa inyo. Kung bakit ganun yun. So, ngayon, magmumukbang na tayo. So, samahan nyo akong kumain at mag-chikahan tayo. So, hahaluin ko muna yung itong bagoong na may mangga. Actually, hindi ko pa to natikman kung masarap. Yung kanilang lechon kawali, nag-try lang ako ngayon. So, titikman natin kung masarap. Then, meron din pala silang gravy. Ayan. So, kakain muna ako bago tayo pu-proceed sa aking isasagot sa inyo. Titikman ko muna ang niluto ko na pansit kanto. At sana maubos ko to kasi dalawa to eh. Nag-crave kasi ako ng pansit canton guys kasi nga parang ano ata 6 months na ata ako hindi kumakain ng pansit canton kasi nga minsan lang talaga ako kumakain ng pansit canton. Ngayon titikman ko na yung lechon kawali ng Ignacio's Grill kung masarap pa siya. Masarap siya guys, malambot siya na crispy. Tapos yung gravy niya, hindi nakakaumay. Diba kasi minsan may mga gravy na nakakaumay. Pero ito, hindi ka mauumay. Pero titingnan natin kasi first kain ko pa lang naman. Titingnan natin kung sa ano, kung pag naubos ko, hindi pa talaga ako maumay. Then, hindi ko pala na ano sa inyo. Ang ano ko lang pala is tubig na may chia seeds. Kasi yun talaga yung iniinom ko na yung tubig ko nilalagyan ko sa rin ng chia seeds. So, eto na nga guys, sasagutin ko na ang mga tanong nyo sa akin. At ang unang sasagutin ko is galing sa pinsan ko na tanong. Sabi niya, ba't ka nagpapapayat? Nagpapapayat ako kasi nga gusto kong masuot yung mga damit na gusto kong suotin. Tapos, ano, sina-challenge din kasi ako ng mga kapatid ko na magpapayat daw ako kasi nga mataba ako. Hindi naman ako as in super taba, pero ako din naman kasi sa sarili ko, alam ko na tumataba ako at gusto ko din naman pumayat kasi pangarap ko talaga na pumayat, pero hindi ko pa na-try pumayat kasi nga tabain talaga ako na tao. So ngayon, tinatry ko namang mag-diet, pero ayan nga, tingnan nyo naman, pagkain na naman ang ating nasa ating harapan. So, ayun, gusto kong magpapayat kasi nga gusto ko rin matry na pumayat at masuot yung mga damit na gusto kong suotin. Yun. Then, ang pangalawang tanong, kakain pala muna ako bago yung pangalawang tanong.
shout out pala kay Bina, yung palagi kong kasamang magmumukbang. Pasensya ka na, nagka-crave ako ngayon. Eh, wala ka dito, kaya ako muna. Minsan lang ako kumakain ng pancit canton. So ngayon, nasasarapan talaga ako sa pancit canton. Pero pag palagi ko siyang kinakain, nauumay naman ako. Ano mo sinabi ko? Actually guys, di talaga ako kumain ng lunch para maubos ko to. Yung dalawang pancit canton tapos ito. Hindi talaga ako kumain ng lunch. Yan. Thank you nga pala guys kasi kahit hindi pa ako ganun kagaling mag-vlog, lalo-lalo na sa mga content, pero andyan pa rin kayo, sinusuportahan niyo ako. At marami palang salamat din sa mga nag-like ng page ko. At kung gusto niyo maging part ng ka-RK family, pa-like mo lang yung page ko at subscribe nyo na din yung channel ko para lagi kayong updated sa mga i-upload ko na video. At pagpasensyahan nyo na kung hindi ako gaano nakapag-upload ngayon kasi nga busy ako sa trabaho at kailangan. So ngayon guys, sasagutin na natin ang pangalawang tanong. Ang pangalawang tanong guys is galing siya sa friend ko na si Angie Sukwako Castilla Laloy. Ang tanong niya is, kailan daw ako mag-aasawa? So, ayun. Hindi ko pa alam kung kailan ako mag-aasawa, pero sa ngayon, gusto ko pa lang kasing mag-enjoy ng being, parang dalaga. Yun. Gusto ko pang mag-enjoy na pagkadalaga. Then, isa pa, tumutulong din ako sa mama ko. Kasi nga, matanda na sila. Then, meron pa akong dalawang kapatid na college. Then, siguro kung may matapos na isa sa kanila at kung meron pa kasi akong gustong ma-prove sa sarili ko, kaya hindi pa talaga po pwede na mag-asawa ako kasi gusto ko pa yung maabot. Tsaka gusto ko pang i-secure sila mama bago ako mag-asawa. Para, sila kasi nga matanda na, diba? Hindi na siya pwedeng magtinda ng isda. Kaya gusto ko secure sila bago ako mag-asawa at gusto ko rin na makagraduate muna yung kapatid ko bago ako mag-asawa. Yun. So, huwag kayong mainip, Miles. Mag-aasawa din naman ako. Tsaka, hindi naman din ako tatandang dalaga. Yun. Abangan nyo na lang kung kailan ako mag-aasawa. Then, kakain muna ulit ako at sahaw na sasagutin yung ibang tanong. Alam nyo guys, yung iba, pag tinatanong sila kung kailan mag-aasawa is nape-pressure sila. Pero ako, hindi naman ako nape-pressure kasi nga sila mama ko, tsaka yung papa ko, hindi naman din nila ako pinipressure na kung kailan ako mag-aasawa kasi feeling ko din, gusto din nila na single lang ako. Pero minsan tinatanong naman ako ni mama, pero wala pa kasi sa isip ko eh. Hindi ko alam kung bakit, pero nasa tamang edad naman na ako para mag-asawa, pero ewan ko, wala pa talaga sa isip ko. Yung parang isip bata pa rin, yung ganun. Parang isip ko pa rin yung gagala ako, ganun. Yung gusto pang pumunta sa ganyang lugar, ganun. Kasi kung may pamilya ka na kasi, syempre dapat priority mo yung family mo, diba? Yung anak mo, kung anak ka. So ako, parang hindi pa ako ready sa ganun na sitwasyon. Hindi pa akong ready na mag-alaga ng bata, ayun, mag-untis, ayun, hindi pa ako ready doon. Tapos, hindi naman sa hindi ako ready mag-alaga kasi nag-aalaga naman ako ng mga pamangkin ko. Pero ewan ko ba yung sa sarili ko ata, hindi ako ready para sa sarili ko. Yung sa akin talaga manggaling yung ganun. Pero pag sa ano ko naman, sa pamangkin ko, enjoy na enjoy ako. Enjoy ako na kasama ko sila lang doon, lalo na sila Regine, si Lauren, yun. Tuwang-tuwa ako pag kasama ko sila. Tapos, yung isang pamangkin ko, gusto ko na rin siyang makasama, kaso nga hindi pa pwede sa ngayon, sana sa
sa darating na time, makasama namin siya, makabanding namin siya, si Jayrin. Yun, nasa Bulacan siya ngayon, doon siya sa mama niya. So ngayon, kakain muna ako, ang dami ko ng chika. Then, shoutout nga pala kay Vina, then sa pinsan ni Vina, kay Elaine. Sila Vanvan, sila Kuya, yun, mag-birthday na si Kuya sa 23, October 23. Then yung kapatid ko naman na si Maymay sa October 22. Then yung pamangkin ko naman, Robilin, October 30. Ang dami lang mag-birthday. So, hindi natin alam. Utang muna yung mga regalo kasi wala pa tayong pera. Ano ako? Mainit. Hindi ako nag-electric fan kasi nga. Maingay. Sasakit yung tenga nyo pag nanonood kayo ng video ko. Kaya ayoko naman na mangyari sa inyo yun kasi nga love na love ko kayo. Yung mga ka-RT family ko. Wow! Kasi andyan kayo, sumusuporta sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo mamonetize, diba? So, kaya kayo talaga yung priority ko. Pero pagpasadyahan nyo na ako, hindi ako gaano nakapag-upload kasi nga, ayun nga, busy talaga sa work. Hindi ko alam paano ko isisingit yung pag-vlog ko, pag-i-edit ko yun. Tsaka, nag-aaral pa akong mag-edit kasi hindi pa talaga ako ganun kagaling mag-edit. Hindi talaga ako magaling mag-edit. Ang nakikita nyo naman kaya. Pero, itatry ko yung best ko. Mag-aaral pa akong mag-edit kasi lahat naman natututunan, diba? Kaya nga tayo nag-aaral eh, kasi para matuto, diba? Shoutout nga pala sa kapatid ko dyan na nagsasagot ng kanyang module. Sagutan mo na yan para matapos ka na. At huwag kang maging tamad mag-aral. May muna akong tubig. Tapos, ang pangatlong tanong guys, galing din sa pinsan ko, kay Tating, nasa barko siya ngayon. Ang tanong niya, greatest embarrassment mo in public or in front of your boyfriend? Sa ano naman, wala namang nangyari sa akin na nakakahiya sa harap ng boyfriend ko, wala namang ganun na nangyari, tsaka in public din, wala din naman, wala din ganun na nangyayari sa akin. Pero dati ata, in public. Oo, meron pala, sorry. Nung ano pala ako, grade 1. Pero huwag na natin sabihin kasi nga, diba, kumakain ako. Tsaka baka may mga kumakain din na nanonood. So, basta yun na yun. Alam nyo na yun kung bakit nakakahiya. Kasi nga, nag-ano ako sa school. Hindi ko na mapigilan kasi masakit yung chan ko. So, ayun, doon. Hanggang nung dun sa school, inabutan ako. So, yun yung yung parang nakakahiyang nangyari sa akin. Pero, syempre, bata pa tayo, hindi tayo nahihiya na ganun. Pero, kung netong ano na, netong may isip na ako, ganun, may work na ako, wala naman ako, parang nakakahiyang nangyari sa akin in public. So, yun. Then, yung tanong, then, pang-apat na tanong, nasasagutin natin is galing sa best friend ko na si Richard Ramos. Nasa barko din siya ngayon kasi seaman nga siya. Then, meron din siyang promise sa akin na meron siyang gift sa akin pag nakasampa na siya ng international. So, best, alam mo na yun ha. So, ang tanong niya sa akin, kailan ko daw dadalhin yung boyfriend ko doon sa amin at ipapakilala sa mama at papa ko? So, ang sagot ko nito, best, hindi ko pa nga alam kung kailan kasi nga, di ba, may COVID pa ngayon at bawal pa tayo bumiyahe, then mahigpit din doon sa lugar namin, bawal din na magpapasok ng galing dito. Kung kahit galing ka sa ang city, bawal. So, mahigpit pa sila kaya hindi ko pa masasagot yung tanong mo, pero darating din tayo doon na ipapakilala ko siya at ipapakilala ko din siya sa'yo. Tapos, hindi ako galit, bes. Tsaka, hindi pa nga natin alam kung siya talaga eh, di ba? Pero joke lang yun.
So, ayun na nga, best, antayin mo lang at aabangan mo lang kung sino yung ipapakilala ko kina mama at papa. So, yun, okay ka na doon. So, ngayon kakain muna ako at yun lang yung nagtanong sa akin. At yung isa kasi, nagtanong din yung pamangkin ko, pero yung tanong niya, nasagot ko na kung kailan daw. Ang tanong din kasi niya is kung kailan ako mag-aasawa. Eh, di ba nasagot ko na kanina? So, yun. Tsaka, ayun na guys, mabalikan natin. Hindi ko talaga alam kasi may mga friend ako na yung mas mga bata pa sa akin, pero parang mas matured pa sila mag-isip sa akin na sinasabi nila na bakit hindi daw ako, hindi pa daw ako nag-asawa, eh, nasa tamang edad na daw ako. Diba, kataw? Pagdating ng time, mahirapan daw ako mag-anak. Ako, hindi naman ako natatakot sa ganun. Kasi nga, wala namang sa pamilya nila mama, nila papa, wala namang bako, ganun. Ang ano lang naman sa pamilya namin is yung matandang dalaga, ganun. Tsaka yung mga pinsan ko ngayon, hindi walang mga asawa. So yun lang, pero hindi naman ako natatakot na hindi ako magka-anak. Kasi darating din ako sa point na yun kung gusto ko na at saka yung ready na ako kasi diba mahirap naman na magpadalos-dalos tapos yung parang napipressure ka lang gusto mong magkaanak kasi nga sabi ng kaibigan mo ganun hindi ayoko nang ganun kasi gusto ko ready ako gusto ko na pag dumating ang time na yun fix ko na okay na lahat yun hindi na ako mahihirapan yun kasi gusto ko ayoko talagang dumating na sa point na example may anak ako tapos nahihirapan siya sa buhay ayoko nang ganun ayokong maranasan kung ano yung mga naranasan ng ibang bata so kaya gusto ko na planchado lahat okay ang lahat bago ako mag-asawa at bago ako magkaanak tsaka abangan nyo kung ano yung mukha ng aking anak tsaka may anak na ako si Chloe ipapakilala ko sa inyo soon then meron din tayong Bebang. Meron ding Light, meron ding Maxi, may Hector din. Oh, tapos, sa anong, by December, may ibibigay din sa akin yung ate ko. Meron din tayong bagong baby na doggy. So, baka by December, papakita ko din sa inyo kung ano yung ating bagong baby. So, ngayon, kakain muna ako. Tatapusin ko muna itong mukbang na to kasi puro na ako chika, puro na ako daldal. At hindi, kaya ako puro dalil kasi nga na-miss ko kayo eh. Tapos, matagal akong na-stop. Kasi, yun nga, busy. Then, nung nakaraan naman, hindi ako gaano nakapag-chika. Kasi nga, nung nagpunta kami Kalamansian. Kasi nga, may ano ako dito, may singaw. Masakit yung aking dito sa loob. Kaya hindi ako gaano madaldal. So, tatapusin ko na itong pagkain ko para tuloy-tuloy na tayo. So, ayun guys, malapit ko nang maubos na kita yung konti na lang. Ayan. Ayan na lang. Ang takaw ko ngayon na, isipin yung naubos ko. And guys, ubos ko na yung pancit canton. Then, ito na naman. Mission Kawala yung ating ubos. Ayan, naririnig din na. May sumisigaw na. Ayan, nagsistart na sila. Diba?
Kaya din minsan ako nag-vlog na dito kasi nga maingay. Ang ingay-ingay nila, grabe. Pero ang sarap talaga nitong ito ni Kawale. Saka ang sarap ng gravy nila. Saka makikita mo na sa ano pa lang ang gano'ng ano ng pagkalungkot nila. Tulong-tulong ito kasi hindi ko maano pumuya. Ay, naginahan na yun nga eh. Last one. Parang first time ko na nagmukbang na halos naubos ko yung pagkain. Tingnan nyo, meron ko ubusin din natin ito. Eh, naubos ko para din yung ano, yung samyang na mukbang, naubos ko din yun. Kahit hirap na hirap pa ako, kahit para na ako mamamatay. Hindi ako makahinga. Buti na lang guys, hindi gaano mainit ngayon kaya hindi tayo yung pawis ko. Medyo malamig kasi nga umuulan na lang. Last one. So, ito naman ang ating uubusin. Kasi ubus ko na yung pansit canton. Ayan, taob na. Pati yung ating lechon kawali. Wala nang laman. Simot na. Kaya sisimutin naman natin yung itong mangga na may dugo. Sarap mo nga. Ano pala siya guys? Mangga na may kamatis, tapos may baguong, tapos may sibuyas. Dahil nagmukbang ako ngayon guys, bukas, magdunong rice tayo. Hindi kakain ng rice. Magsasaging na ako.
yung ano, ilalaga ko lang yung saging din isang itlog, ganun. Kasi madami yung nakain ko ngayon. So, ayun guys, naubos na natin. Ubus na din yung mangga. Ayan, wala na. Pati yung aking pansit canton. Then yung lechon kawali, ubus na din. So, dito na natin i-end ang ating video. At kung nagustuhan nyo ang video ko na to guys, pakit na lang yung like button. At kung hindi ka pa naging part ng mga ka-RK, ng RK family, mag-subscribe ka na sa channel ko. At isama mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko na video. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. At sana sa next ko na video, magkakasama pa rin tayo.